Samahan niyo po kami at atin pong alamin ang kwento ni Ate Cherry Basa. Kasi pa kayo dyan? Kanina pa po kami nag-iipot kasi walang ano. Ayan. Ano yan? Hindi! Madamo kinya salamat sa inyong tanan-tanan. Yo mga katabiang! Dito tayo ngayon sa May Santa Maria at kagagaling lang po namin kay Ate Cherry Basa. So, samahan niyo po kami at atin pong alamin ang kwento ni Ate Cherry Basa kasi kagagaling lang po namin sa kanila. At so, inspiring po ang kanyang kwento. So mga katabiang, stay put and panoorin niyo po hanggang tapos. Don't skip ads! Bye-bye! 2,000 years later. So yan, good morning mga katabiang. Dito na tayo ngayon sa May Tanatanain at dito po tayo sa Purok Manggahan. At nagtanong-tanong po tayo sa mga kabahayan. At isa naman pong nagmagandang loob at kilala po niya si Ate Cherry. Ngayon po ay atin pong alamin ang kwento po ni Ate Cherry at samahan niyo po kaming hanapin pa po ang kanilang tahanan. So ayan mga katabiang, tara po samahan niyo po kami mula po sa Santa Teresita patungo po dito sa May Tanatanain. So ayan mga katabiang, sabi ng isa sa mga tao na ating pong napagtanungan kanina, si Ate Cherry daw po ay may medyo hindi po okay ang kanyang pag-iisip. Sabi niya kanina, yun po ang sabi niya kanina. At kapag nakausap daw po natin sa una si Ate Cherry ay okay. At habang tumatagal daw po ang usapan, parang nagdadabog na si Ate Cherry. Yun daw po, ganun daw po talaga si Ate Cherry. At sabi niya kanina, Basa ang kanyang apelyedo, so Cherry Basa. At so ayan, sana po, huwag po tayong awayin ni Ate Cherry at huwag po tayong habulin. So ayan mga katabiang, once again, samahan niyo po kami at atin pong hanapin ang bahay po ni Ate Cherry. Dito kami sa barangay Tanatanaon, Purok Manggahan. Mabigat. Hindi. So kasama ko ngayon ang amin pong cameraman. So yung mga katabiang, iniwan muna natin yung karton kasi magtatanong tayo kung nasaan yung bahay ni Ate Cherry. Ako po. Okay na? So yan, good morning mga katabiang. Dito na tayo ngayon sa bahay ni Ate Cherry. Napakapagod. Dahil ang layo pala at mataas ang bundok na inakit po natin. So tara, pasukin po natin sila. So, mga katabiang, ito pala ang bahay nila Ate Cherry. Bahay po ng tita po, no? Apa. So, ito po yung bahay ng tita ni Ate Cherry. At dito po sila nakikituloy ngayon. So, ito po. Nahingal ako. Hinga. Grabe, ang taas. Taas nga! So, good morning po. Good morning. Kumusta po si Ate Cherry ngayon? Pa? Kumusta po si Ate Cherry ngayon? So, okay na rin. Yung sugat na lang, pero malapit naman mag-ayo yung sugat niya. Pwede po makituloy. Tuloy? Magkwentuhan lang muna tayo. Sige po. Huwag mo na lang tanggalin yan. Hindi po madumi kasi, ano, maputik. Ayos si... Ah, may bisita ka ah. May bisita ka. Kumusta ka na daw? Kumusta ka daw? Ha? Kanina pa kayo dyan? Kanina pa po kami nag-iikot kasi walang makaturo sa amin kung saan. So ayan mga katabiang, naabutan po natin kumakain si Ate Cherry ng kanyang agahan po. Pananghalian. Ng kanyang pananghalian. So ayan. Makikita nyo, napaka-sweet ni tita. Yung ulam niya ay gulay na tambo. Labong. Ginataang labong? Hindi lang po, walang gata. Tapos yung linaho ko kanina yung kamaron. Wow, shrimp yung kanilang nilagay sa labong. Kamaron. Ito lang, yung ginagawa niya, ano lang, pala nakaupo, sakay sa duyan. Tapos kung maghingi siya ng pagkain, dito lang ko sa bahay, tinatawag niya lang kukain din siya, hingi siya ng pagkain, magdumi siya o mag-iti. Kayo po ang tita ya po. Pang ilang tita po kayo ni Ate Cherry? Yung nanay niya, ate ko. Ilang taon na si Ate Cherry? 32 na. 32 years old. Opo. Tapos, ilang magkakapatid po sila? Dalawa. Yung isa lalaki. Yung kapatid niya nasa ruha.
bukas, nagasama sa bangka, sa laot. Ayan yung asawa ko pala. Hello tayo, umaga. Tapos ito naman yung pinsan ko. Mangkin ako. Saan po ang kapatid ni Ate Cherry ngayon? Sa Ruhas. Siya po ay? Panganay. Panganay. Tapos ang bunso po, ano pong ginagawa? Nagasama sa laot siya. Ay, laot? Opo, sa Ruhas. Nagasama sa laot. Binibisita naman si Ate Cherry. Doon kami sa hospital. Pinadala niya lang kami ng pera. Kay sabi ng kuya ko, mag-usap bago siya magpunta dito sa, dito, kay Manangyang. Ano po yung sakit pala ni Ate Cherry? Kay amo ni Sir Ho, siya, galing ni sila sa Iloilo. Nung buhay pa yung tatay niya, nag-uwi sila sa Iloilo, dinala sila ni tatay niya yung silang dalawang magkapatid. Maliliit pa sila? Ganun pa na rin. Malaki na rin. Tapos? Tapos nung doon na sila sa Iloilo, yung tatay niya nagkasakit, doon din na matay. Tatay niya po patay na? Opo. Patay na. Yung nanay niya, nauna na matay, yung nanganak yung kapatid niya, pagpanganak. Tapos sila, nagpulit dito sa Iloilo. Ayun. Kaya siya, dati rin na may ano din nga, malaria. Malaria, siguro, nag-ano doon, Sumpong. Nagsinumpong sa doon sa Iloilo. Kaya, doon siya namatay. Pagkatapos, ito naman silang dalawa, nagsikap sila nga uuwi dito sa Palawan. Silang dalawa lang. Okay pa po sila noon? Okay pa, nagalakad pa to. Nakakakita pa siya? Hindi. Ay, hindi. Inborn na po. Inborn ang pagkamot. Okay. Pagkatapos, dumiritso siya sa tito niya sa San Vicente, yung kapatid ng tatay niya sa San Vicente. Siguro mga nagdalawang taon din siya siguro dun sa San Vicente. Hinatod dito sa akin. Nung ito lang. Ngayong taon lang po? Opo, itong buwan lang. Mahigit na sa isang linggo dito sa akin. Ano po yung nangyari sa ano niya, sa mga sugat niya po? Yung dito sa likod niya, siguro yung doon, parang hindi rin inaasikaso mayat kasi yung anak doon ng tito niya, pito. Oo, marami. Dinagdagan siya. Siguro yung kain doon, kumakain din pero hindi masyado kulang sila. Marami rin yung kinakain, kulang. Kaya hinatod nila dito sa akin. Kaya to. Buti-buti na nga to. So ayan mga katabi, ang makikita nyo po, napaka liliit ito. Na mga braso ni ate ito. Napaka liliit niya. Kaya, dati po, mas maliit pa po ito. Hindi. O ganito na rin. Basta pag ano yan, paghatid lang sa akin dito. Payat po payat. Siya. Payat talaga. Marang-arang na nga to, may mga laman-laman na. Dinala ko sa hospital. Tapos ito po mga sugat ni ate. Ito. Yung sinakyan nila motor, siguro sa ano to, sa mga tambotso. Ay, oo. Ang sakit. Oo. Mga tambotso ito? Oo, sa ito. Galing ito. Ng San Vicente po? Opo, nakamotor lang sila. So galing ng San Vicente mga katabyang, nagmumotor lang daw po sila. Tapos, nung papunta dito po, no? Opo. Siguro po, isa dahil nga sa tambotso dahil na mainit. Oo. So ayan, nagkasugat po siya. Sa motor. Tatlo pa naman sila. Yung tapos hindi po siya nakakapagsalita. Kapagsalita rin siya. Ayan, nagsalita tabi. Ayan si kuya, si tito. Natong tito, kamusta ka? Ayan, nakakapagsalita naman pala si ate. Kumusta daw mga katabyang? So, bagong kapamilya natin si Ate Cherry. Basa. So, ilang taon na po kay Ate Cherry? Tito, di ba? Sabat. Okay. Walang asawa si Ate Cherry? Walang nahanap pa? Wala na to. Wala pang nahahanap? Maghahanap pa? Maghahanap pa lang, di ba? Boyfriend? So, si Ate Cherry ay taga Iloilo dati, no? Banggit po ni Ate na kaya na meron daw po siyang yung parang mula dalaga po, hindi pa siya nagkakarigla, sabi hindi ni Ate. Napacheck up na po yung condition na naman. Wala pa po. Okay man yung condition niya, yung doon kami sa hospital, lahat. Wala naman. Pero mula po, nung maging dalaga siya, wala. Hindi pa siya nagkakarigla. Tapos, wala rin siyang didi. Walang didi, wala. Ganun. Parang lalaki. Kaya nung maliit pa siya, nagtaka nga ako eh, nung parang may edad-edad na siya. Siling ko bakit wala siyang rigla, tapos wala siyang didi.
Pero babae si ate, no? May ano? Babae. Babae si ate. Babae. Kaya ginupitan namin, ginupitan to ng tito niya kasi ito, mahaba. Ay kung talian mo man, ginapang ano niya, ginapang tanggal niya yung tali sa buhok. Ah, baka naiinitan si ate. Siguro. Kaya ginanyan siya. Mm-hmm. Yung gupit, maiksi. Ayun ko pala natanong, anong pangalan pala ni tita? Sa akin? Uh-huh. Ophelia. Ophelia. Bandoho. Bandoho. Ilang taon na po kayo? 60. 60, ayan. So, sa ilan po mga anak ninyo, te? nakalimutan ko na. Senior naman pito, naman. Pito, pangwalo pito. Pito. Pangwalo ng aking apo. Mamaya na, mamaya na. May bisita ka pa, be. May bisita ka pa. Ano daw po gawin niya? Maupo na siya sa duya. Ah, pwede naman po. Paduyanin po natin si si ate. Ayan yung ginagawa niya. So, ito yung kalimitang ginagawa ni Ate Cherry na paduyan-duyan lang si Ate Cherry ngayon. Dali pa. Dali lang. Gababa pa rin. Ito. Sakay na. Halika. Ang naano ko na lang ni sa iya, yung ano yan na lang, yung kulang na lang sa kanya, yung paglakad-lakad niya ba? Bali, hindi po siya nakakapaglakad. Makalakad man siya, pero hindi masyado ano ba, yung ano niya daw, yung masakit pa daw. Parang walang resting sa ako na kanyang mga ano ni. Pero dito, kung umaga, pinapahawak-hawak ko siya dito. Pag ganyan, kahit ano, may hinahawakan siya, nakaganyan-ganyan lang. Pero okay na siya ngayon kumpara nung mga nakaraan. Nung na-hospital siya nakaraan, ano kung nararamdaman niya nakaraan? Yung sugat niya, tapos hindi siya makatayo. Kumusta po ang sugat niya ngayon? Okay na yung sugat niya po. Dito sa may likuran niya. Ulcer, di ba ang ano? Ulcer, di ba nakalagay sa papel niya galing hospital? Ay, ulcer daw po. Ulcer ang sakit. Nakita ko kasi sa papel galing hospital. Ulcer, di ba nga sa nabanggit ni ate kanina, so sabi ni ate daw, ulcer ang findings ng doktor. At dahil nga siguro sa nabanggit din ni ate kanina, kulang po yung hindi siya maasikaso siguro pagkain at hindi po maasikaso ng maayos. Ayan, no, sa diagnose niya. Monte lang po niya. Ayoko nga. Ulcer, gluteal area. So, ayan. Ano po yung mga gamot na inanap sa kanya? Madami pala ang gamot ni ate. Opo. Dalawang klase. Vitamin at saka yung antibiotic niya. Ito yung binigay sa amin ng doktor. Galing dun sa hospital. Pero, ayan. Ito yung sa sugat niya at saka ayan yung vitamin. So, ayan mga katabiang. Ito yung mga gamot ni Ate Cherry para sa sugat niya daw po. Ito. Ito yung resita ng doktor. Duyan lang po. Duyan lang daw po si Ate Cherry. So mga katabiang, hindi po natin makausap si Ate Cherry ng maayos kasi nahirapan po siyang magsalita. At inborn na din daw po yung kanyang pagkabulag. So ayan, nagpapasalamat po tayo kay tita. Napakabait ni tita dahil tinanggap niya po si Ate Cherry. At din, doon din po sa nag-post sa Facebook po, maraming salamat po kay Ate Tumangan po. So ayan, maraming salamat po. So mga katabiang, tita, ito po ay meron po kami mga dalang groceries para po kay Ate Cherry. Buksan po natin. So hindi man po nakikita ni Ate Cherry, sana po ay masaya po ang kanyang puso ngayon. So ayan. So ayan, sabi ni Ate Cherry, ano ba yung lantaw? Titingin lang daw. Tingin lang daw po. Sabi ni Ate Cherry, titingin lang daw po siya. Tingin lang daw, tingin. Oh, Ate Cherry, nandito Ate Cherry, kapakapain mo lang. Baka may makapakang 1 million dito, ha? Bi, may pasalubong sila, Bi. May mga pasalubong kami. Ano, so, ayan, Ate Cherry. Ano, ito, Bi, hulaan mo. Pahulaan natin sa kanya isa-isa. Ano ito? Oh, ano yan? Hulaan mo. Ang galing ni Ate Cherry, tama. Ito, Bi. Ano ito? Ano yan? Ano? Amuyin mo. Ito. Ano yan? Gatawa siya. Masaya siya. Masaya si Ate Cherry. Ano to? Pansit Canton. Oh, natatawa si Bi. Ito. Ito. Ito, Bi. Ano ito, Bi? Ano yan? No. Ano to? Ginainom mo to? Ano yan? Oo, nakaraan. Ginbilihan kita. Gintimpla. Ano nga yun? Juice. Gatas. Yan. Masaya sila dito.
Meron gatas, may bigas. Ayan, may dalawang gatas. Ito, dalawang gatas. Yung marami ito, ano po ito, so, Ate Cherry? Oh, ito po. Ayan, ano yan? Ananas. Hindi, yung ginahalo sa gatas. Asukal. Tuwang-tuwa niya, Ate Cherry. So, ayan. Ito po. Ano po ito, Ate Cherry? Oh, ayan. Ano yan? Cup. Kape. Ayan, kape. Tadlaw siya. Masaya si Ate Cherry. Ano pa bang dala natin dito? Wala bang 1 million? Ito, Ate Cherry, ano ito? Ayan. Biscuit na. Biscuit. Ayan, biscuit. Ay, nakakakain pa ba si Ate Cherry ng biscuit? Ito. Ay, ito, Ate Cherry, meron pa. Ito po. Ayan. Ayan, yung paborito mo. Hawakan mo, be. Ano yan? Ano yan? Baso. Ah, hindi! Baso. Hindi yan baso eh. Ulam sardinas, yan. Yung ulam mo kagabi. Sardinas. Kumusta po yung ano yung ulam dito, Ate? Mahirap ba? Opo. Kasi malayo ata kayo sa dagat, no? Opo. Maraming nagalako. May nagalako. Mahal. Mahal. Mahal lang yung ulam dito, yung isda. So, ayan po, may ano rin po tayo dito. Ito, Ate Cherry, alam mo ito kung ano ito. Ano kaya ito? Oh, marami ka pa. Tapa, makakapa. Oh, ayan, oh, ano yan? Ano yan, be? Ano, ano yan? Bigas. Bigas. Oh, hindi ka na magutom, di ba? Oh, ano, oh, ano sabihin mo sa kanila? Salamat. Kuya. Kuya. Salamat. Salamat. Sa ginpadala nyo diri sa akon. Andra ko naman sa akon. Kung sino man ang nakabulig sa akon. Kung sino man ang nakabulig sa akon. Maraming maraming. Maraming. Salamat. Salamat. Sa inyo. Nagagadlo po si Cherry. So ayan mga katabiyan, naiiyak si tita dahil masaya po siya. At hindi, ito po, Nay, kunting tulong lang po ito po ay para po kay sagamutan ni Ate Cherry. So maraming salamat po mga katabiang. Ate, bato na, ito po. Ito po, ilan ang halaga nito, Ate Cherry? 500. Ayan. Tuwang-tuwa si Ate Cherry. So ayan, Ate Cherry. So hindi pa po itong huling pagkikita natin, Ate Cherry. Ilan magkano po? 500. 5,000 po yan. So, ayan. Kumusta na yung ano pong naramdaman niyo po ngayon, Nay? Sa subong. Hindi ko kahambal mayadagay. Siyempre. Inang para sa akin nga pamangkin. Subong kay pigado man kami. Wala kami isang tustos sa iya. Gani kung sino man ang nagabuli sa akin nga pamangkin. Adamog inyo salamat sa inyo tanan. Kaya hindi ko man masaysay kung sino man ang nagbulig sa iya. Gani, madamog inyo salamat sa pagbulig niyo sa akin nga pamangkin. Kaysa subong, hindi na ako kahalin diri sa balay. Hindi na ako makaalis-alis kong mga malalayo kasi wala akong maiwanan sa kanya. Mahirap naman na iiwan ko lang dyan sa kapitbahay. Kaya, kuminsan makaalis ako kung sila, yung mga kapitbahay namin dito, sila yung iniiwanan ko pero hindi man sabi na matagal, kundi madali lang po yung pag-alis ko. Gani, sa subong, madamugin nga salamat sa inyo tanan-tanan. Pati ang nagabulig man diri sa akong nga pamangkin ko maghalin ako, may nagabantay. Amo lang na ang akong nga masiling. Madamugin nga salamat sa pagbulig niyo sa akong nga pamangkin sa subong ari sa diri sa akong panimalay. Amo lang na ang akong nga masiling. Madamugin nga salamat. So ayan, nagpapasalamat din po tayo sa pamilya po nila Ate Cherry, kay nanay po, sa kanya pong asawa, at dito po sa kanya pong mga kasama, na tayo po ay tinanggap dito po sa kanilang tahanan. So ayan mga katabiyang, ito po ang NGPS Network, ang tutulong po sa masa para sa mabagong umaga. Maraming salamat po. So mga katabiyang, kanina po ay hindi po namin nabanggit and may request po si Ate Cherry Basa. Sabi niya, kung makikita niyo kanina, mayroon pong cellphone siyang hawak-hawak. No, hindi po gumagana ang cellphone na yun. Kumbaga, ini-imagine niya lang po na may cellphone po siya. So sabi ni tita niya.
At isa sa mga paborito ni Ate Cherry ay ang makinig ng music kasi akala niya yung cellphone na yun ay may music, di ba? So feeling niya lang na may music yon. Kaya lagi niyang hawak-hawak. Kwento ni Ate kanina from the hospital daw, nung na-hospital si Ate Cherry, hawak-hawak niya yung mga yung sound box mula hospital hanggang pauwi siya. So isa sa mga request ni Ate Cherry kanina, nag-request po siya ng kahit na maliit na soundbox lang kasi yun yung paborito niya, makinig ng music. Tinanong namin siya, bakit po gusto niyo pong makinig ng mga music? Sabi niya, wala, masaya, ganoon. So masaya siya doon. Hopefully, mabili po natin yun para kay Ate Cherry. At ang NGPS po ay bukas po sa lahat ng mga gusto pong tumulong at magbigay suporta po sa amin pong network. At kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa lahat po ng mga magbibigay ng tulong sa atin pong mga recipient. Maraming salamat po.